Panginoon, marami pong salamat sa mga nagdaang linggo, araw, at oras sa aming buhay. Kung marami po kaming mga naisip, mga nasabi, meron po kaming mga sinalita na hindi nyo naibigan, ito po yung hinihiling namin sa inyo sa umagang ito. Humihingi po kami ng forgiveness at salamat po, Panginoon, sapagkat sinabi nyo, Ama, na kung kami hingi ng kapatawaran, you are faithful and just to forgive us, Lord God. Kaya sa umagang ito, malaya kami makapagpupuri, makaaawit, at makakapakinig na iyong mga salita. Hayaan niyo, Panginoon, na ang lahat po ng tumatayo sa iyong ubasan, patuloy niyo kaming i-bless, pati na po ang lahat ang naandito ito, Panginoon. Sa oras ito, Ama, itinatagubilin po namin sa inyo ang lahat na magaganap mula ngayon hanggang sa matapos sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Sabi po sa 1 Chronicles 29 verse 11, Yours, the Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. In the kingdom of the Lord, and you are exalted as head above all. Purihin ang pagkakabasa. For the Lord is great and most worthy of all our praises. Praise to you, our holy King. Thank you.
simbahon ka. Pag-aawitan ka. Pagsamba. Sa inyo lamang, Panginoon, ang aming mga pasasalamat dahil kayo ang Panginoon, ang nag-iisa naming Diyos. Kayo lamang ang inaalayan namin ng aming mga buhay. Kayo, Panginoon, ang nagtalaga sa amin sa lugar na ito. Panginoon, sa bulwagang ito, walang ibang itataas kundi kayo lamang. Wala kaming ibang hahanapin pa sapagkat kayo ay sapat na. Salamat sa malawak ninyong pag-unawa at walang sukat na pagmamahal.
Marami sa panahon ngayon talagang mga challenges ng pamilya. Isa sa mga may tuturing siguro ng mga mag-asawa ngayon yung struggle, yung challenges sa pamilya. Maraming bahagi, maraming portion, at marami din naman mga hugis kuminsan kung ano yung kinakaharap ng mga mag-asawa. And remember that couples are the root of a family. Yan yung isa sa panika-root ng society natin, yung pamilya. Ang pamagat na ating pagsasaluhan ay challenges of the family in today's time. Ibig sabihin yung sa panahon natin, pwede natin maiakma ngayon yung mga buhay natin bilang isang pamilya. Father, we thank you, we bless your name, we honor you, and we glorify your name. Salamat po sa oras na ito na meron kaming privilege, O God, that we can get together having fellowship and glorifying your goodness and your faithfulness. At salamat dahil sa kalayaan na yan ay meron po kaming puso na mapagpakumbaba, puso na laging handang tumanggap ng pagpapatawad ninyo. At pakalinisin nyo kami sa oras na ito, and by your words, yun po ang tunay na makakamit ng bawat isa. At higit sa lahat, ang mensahe ay magamit na praktikalidad sa mga buhay namin. And even your servant, Lord, itago nyo po ako sa inyong likuran. Ang maringgan lang po namin ay ang munting tinig ninyo.
Salamat po. Ito po yung samot. Dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. Remember in 1 Peter 5:8. Umpisa natin sa 1 Peter 5:8. Anong sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya? Ang sabi ni Peter, "Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." Pag tinagalog natin, ang sinasabi ni Pedro dito sa mga mananampalataya, ina-address niya, sabi niya, maging alerto kayo, no? At maging wise kayo sa pagmamatsyag. Tingnan niyo rito ang sinabi ni Peter. Si devil, unang-una dapat ang mananampalataya ni Kristo, kilala niya kung sinong kaaway niya. No other than devil. Kasi si devil, kilalang kilala niya tayo. At wala siyang ginagawa kundi agawin tayo, ibalik tayo sa dating tayo. Kaya ang sabi rito, para siyang isang leon na umatungal, no? At gutom na gutom, naghahanap siya ng mabibiktima niya. Tingnan niyo sa animal planet. Paano ang mga leon o yung mga tigre, kapag umatake sila, di ba? Hindi naman sila agad-agad umatake. They are watching. And sometimes, pag pinanood yung animal planet, parang kakulay nila yung mga damuhan. Di ba? Nandun sila sa damo, nakaupo silang ganun, at tinitingnan lang nila sa isang kawan ng mga hayop na bibiktamihin nila. Sino tinitingnan nila? Siguro sa atin, tinitingnan ni devil ngayon, natutulog yung inaantok. Right? Pag inaantok-antok ka, tutulog-tulog ka, ikaw target ka ni Satan. Ganon si Satan umatake. At sa kanya, tinitingnan niya talaga yung mahina. No? Puminsan yung mga bagong panganak ng mga deer. Di ba? Yan yung talagang pinupuntira nila. Mahina kasi yan eh, bagong panganak. Kaya tinatarget nila yan. Kaya kapag umatake sila, ang ginagawa ng isang kawan, di ba takbuhan sila, mawawala sila. Ang naiiwan po yung mahina. At yan po si devil. Address ngayon sa atin, mga mananampalataya. Especially po sa mga magulang ha. Mga magulang na may pagkakilala na kay Kristo. Vulnerable po tayong lahat. We are the target of Satan. Kaya sabi rito eh, nako, huwag tayong bantay ng bantay sa kapwa natin. Ang unang babantayan natin, tayong sarili natin. We have to watch over us first. Kasi tayo ang madadaya. Eh, nangyayari sa mga mananampalataya, bantay ng bantay doon sa kanyang kapwa, ano, binabantay. Uy, si ano, ganito, ganoon. Ayan, marites na yun. No? Yun ang mga nangyayari minsan sa mananampalataya. But of course, pagka alam mo kung sino ang kalaban mo, nakatatak sa isip mo, alam ko strategy nito. Alam natin strategy ni Satan. Gumagamit din siya ng mga tao, ng pagkakataon, o mga bagay sa buhay natin para tayo ay dayain. Wala naman siyang ginagawa sa atin eh. Dinadaya lamang po tayo ni Satan. The next verse, Ephesians 6:12. Si Paul naman, napakaganda ng kanyang paglalahad dito. For our struggle is not against flesh and blood. Kaya kapag kayong kausap mo, medyo iba ang takbo ng utak, iba yung pananalita, ay asaham, hindi ito yung kalaban natin. Minsan yung asawa mo nga, di ba? Yung asawa mo ang ngak-ngak, bunganga sa iyong, sabihin mo na lang, darling, sweetheart, hindi ikaw yan. Si Satan ang nananahan sa iyo. Flesh and blood eh. But against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil and the heavenly realms. At totoo naman talaga to. Isinaysay ni Paul talaga yung mga mananampalataya sa Ephesians kasi gusto niya kasi maging matatag sila eh. At malaman nila talaga na ang totoong kalaban ay spirit, battle of the spirit. Tingnan nyo minsan sa trabaho na lang. Sa trabaho natin. Di ba kung minsan sa trabaho natin, mas madalas tayo maprovoke sa customer. Pero syempre, sinasabi nila, customer is always right. Kung minsan, halos murahin ka na, i-pin down ka talaga nila na bababa ka talaga to the lower base ng iyong pagkatao, tatapakan ka talaga. Anong retaliation natin? Tama? Pagka ganun din ang ginanti mo, wala na kayong pinag-iba pareho. You are the same spirit. But if you have the fruit of the Holy Spirit, eh pastor, paano yun? Eh, magpapakumbaba pa rin kung kinakailangan, bakit hindi? Gawin ang dapat gawin. Because the Holy Spirit itself, ang sinasabi, meron kang patience, may pagpipigil ka sa sarili. And that manifestation sa sarili mo, makikita mo talaga yung pagiging maka-Jesus mo. Kaya nata introduciousness eh. Hanggat maaari, gawin natin yun. Ang sabi rito, it's all against the rulers. Huwag din natin underestimate ang kalaban, ha? Malakas din siya, powerful siya. Sabi rito, principalities, authorities against the power of this dark world and spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ibig sabihin dito,
yung ginagalawan natin. Yung sumunod sa Hebrews 2:14, tingnan natin. Ito ay sinaysay naman ng manunulat ng Hebrew. Ang sabi niya, since the children have flesh and blood, meaning si Jesus Christ, He too shared in their humanity so that by His death, He might break the power of Him who holds the power of death, and that is the devil. Yung kamatayan kasi, ang may hawak ng kamatayan natin, si devil. Okay? At sinasabi dito ng Hebrews, since si Jesus Christ, nagkatawang tao na katulad natin, may flesh and blood, nung mamatay po siya, hindi siya bigo. Nanagumpay po siya after 3 days, He rose again. Ibig sabihin, Jesus Christ is alive. And that is, nagapi niya ang kamatayan. Kaya ang sino mang nananampalataya ngayon kay Kristo Jesus, gaping-gapi natin si Satan. Palapakan nga natin ang Lord. Gapiin natin si Satan, tandaan niyo, pagka ikaw ay na kay Kristo Jesus, kasi may lumalaban eh, hindi lang tayo eh. Kaya sinasabi ng Word of God, the battle is not your alone. Hindi lang sa'yo ang laban na yan, anak. Laban ko rin yan. Ay nangyayari ko minsan, inaako natin ang lahat kaya nahihirapan tayo. And syempre, hindi natin makakaya. We cannot overcome. Kahit anong gawin natin, strength, power, energy, hindi natin kaya. But if we put our trust in Christ, which give us the power to trample yung darkness, then you will be victorious. Ang sabi ng ni Paul, we are more than conquerors. I can do all things through Christ who strengthened me. Ang lahat ng lakas galing kay Kristo Jesus. The next verse, John 10:10, very familiar tayo. Kita nyo yung layunin ng Satan? Ang ginamit dito ay magnanakaw. The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Nako, pag binasa ng mananampalataya ito, ang ganda, di ba? That I have may have life and have it to the full. Akala naman nila talaga, monetary and financially, yun ang makakamit natin blessings. Hindi ipinangako ni Kristo Jesus na kapag nanalig ka sa akin, sumunod ka sa akin, ang buhay mo ay punong-puno ng pagpapala, wala ka ng pagsubok. Hindi po yan ang ipinangako ni Christ. Kasi alam niya, every time, habang tayo nandito pa sa sanlibutan, habang nananampalataya tayo kay Kristo Jesus, may struggle tayo. Because the thief, which is the devil described in this verse, ang sabi rito, the thief comes. Pumupunta lang dito, pumaparito sa atin ang magnanakaw para magnakaw. No? Ano yung mga steal dito? Ano yung pinapatay niya? At ano yung dinedestroy niya? Ang lakas-lakas ang pananampalataya natin. Minsan, pag dumating ang pagsubok sa atin, halos hindi natin makayanan. Tama? At habang nasa trials ka naman talaga, kuminsan, the more temptation come. Kaya ang hirap, sinasabi lang, ang hirap eh. Pero ang sabi ni Jesus, manampalataya ka sa akin, maniwala ka sa akin. I have given you, have new life, having life, and that is full in abundant. So alam natin ngayon, at least, sa family natin, ang unang-unang kalaban natin, alam natin kaagad, si Satan. Alam niyo yung mga buong pamilya, ang dami ko nakikita ngayon, bakit may mga bata na talagang, pag tinignan mo, hiwahiwalay sila, watak-watak. Pag tinignan mo yung background, yung pinaka-ugat, yung mga magulang po. Nakakalungkot sa estado natin ngayon. Ang dami mga bata na deprive yung kanilang pagiging bata para sa pangangagaan ng kanilang mga magulang. Bakit? Kasi pag tinignan natin yung mga magulang, hiwalay, no? Bakit nagkahiwalay? Kasi hindi sila nagkasundo. Anong resulta? Ang nadamay ang bata. Kaya naman yung mga bata, pag tinignan mo, windang-windang yung buhay. Hindi nakakapagtaka ha? Sa percentage ngayon ng gobyerno natin, napakarami talaga mga bata na doon sa homeboys. Bakit? Inabandona ng mga magulang. Eh, anong kasalanan naman ng mga bata sa ginawa ng magulang? Remember tayo mga parents, napakalaki ng responsibility natin. And even biblically, pag tinignan po natin, di ba? Napakalaki, a good steward tayo. Dapat yung pangangalaga ng mga anak natin nasa ating mga kamay yan. And always remember kapag ang mga anak natin nakikita ng ibang tao, ang unang hinahanap ang magulang. Di ba? Kapag ka pinulaan ng anak mo, ang unang hinahanap din, sino bang magulang niya? Bakit ganyan pinalaki? No? Pero pagka maganda ang impact, positibo ang impact ng anak mo, ang unang hanapin, sino bang tatay niya? Sinong nanay niya? Ang galing magpalaki siguro ng nanay. Eh di ba kung tayo mga magulang, napakasarap naman na ganun, may uhubog natin yung ating mga anak. At totoo naman talaga, the credit belongs to the parents.
Yun naman ang talagang totoo. At sa paglaki ng mga anak, mabibitbit talaga nila yan, madadala nila yan. And even, pagka nasa loob ng bahay sila, paglabas nila ng tahanan nila, bitbit nila yung magagandang ano, yung aral ng magulang. And even the Bible itself, sinasabi, no? Itali ninyo sa unyong noo, itali, gawin yung big kiss, ang salita ng Diyos, para pagka kayo ay lumabas, kayang-kaya nyo ang sarili nyo. And what are the challenges of families today? Tingnan natin, isa-isahin natin. Materialism. Ito ang isang nagiging ugat ng isang pamilya kapag ka nagkakasira-sira. May lagi kaming biroan ni Mrs. noon eh. Kapag ka, ngayon may mga narinig ka, di ba? Therapy. Pagka may sakit si Mrs. o si Daddy, kailangan lang niya therapy. Oh, may therapy na lang ngayon, pera. Pag masakit ang ulo, di tapala mo ng tatlong ulo dito. Uy, ang sakit ng balakang ko. Para may rayo mo, tapala mo rito. Lahat ng masakit, tapala mo. Tanggal ang sakit. Materialism. Hindi naman masama. Right? Pero ang lahat ng bagay, kapag ka nagamit natin sa maling motibo, sa maling intention, babagsak ka rito. Wala ka nang hinangad kundi material na bagay. And even sa loob ng pamilya, kung may mga bata, may mga anak dito, ha? Huwag niyong kalakihan na kayo ay over-materialism sa lahat ng bagay. Pag may nakita kayo na kaklasmate niyo, may ganitong bagong gamit at kayo wala, no? Kukulitin niyo yung mga magulang niyo, yung classmate ko, daddy, mami, meron eh, ako wala. Materialism hindi masama, pero pagka over your, more intention mo talaga, yung motibo mo ay hindi maganda, babagsak ka rito. Yan yung pinakamagandang ano eh, makita ng mga magulang ngayon eh, sa panahon ngayon. The next one. Ito, mahalaga ito. Yung development and improvement sa panahon natin ngayon, yung technology. Napakalaking impluensya ng technology. Anong araw, hindi ka naman gumagamit ng laptop dito pag nagpipreach ka, di ba? Papel lang, hawak ka lang papel, nandun lang, kabisado mo lang. Ngayon may mga gadget pang ganito, meron pa mga PowerPoint. No? Ibig sabihin, na-develop sa bawat panahon na dumarating generation to generation, nag-i-improve ang technology natin. 1983-84, wala pang computer noon, di ba? Nag-aaral pa ako noon. Ang sabi ng professor namin, darating ang panahon, puro pindot-pindot na lang. Eh, nung nag-aaral ako noon, tuldok system pa yun eh, type nung typewriter. Alam mo, typewriter, yung manual, tik-tak, 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 di ba? Noong ano, ganun lang. Pero ngayon, ang bilis. Di ba? Kahit cellphone. Cellphone lang. Kaya na yung mga nag-a-abroad ng araw, hirap na hirap sa communication sa pamilya nila. Tingnan nyo, ang daming mga nasirang pamilya ng mga nag-a-abroad. Kasi yung communication, yung technology. But this time, mas advanced ang mga technology ngayon. Pastor, wala na ba naghihiwalay na mag-asawa ngayon sa nag-a-abroad? Mas dumami po. Mas dumami. Sa totoo lang. Kasi, hindi na tama yung paggamit ng technology na meron tayo ngayon sa panahon natin. So, lahat ng bagay dapat na isa sa ayos. Everything will be in order. Lahat yan, kailangan natin, nasa ayos yan. May mga nag-abroad pa nga, di ba? Ang text kasi ron sa kanyang kaibigan, dito sa Pilipinas, yung asawa niyang babae, yung lalaki nandoon. Nag-text yung kaibigan, ang type niya, Wi-Fi. Eh, ang basa ng asawa, wife. Pwede ko bang gamitin yung wife mo? Remember ha? Technology yan. Eh, nung araw, wala namang ganyan. Susulat ka, ilang buwan bago dumating doon, pagka ang sumulat yung nanditong pamilya, may sakit ang nanay, pagdating doon, patay na. Hindi pa nakakarating, patay na yung pasyente rito. Sa technology. Pero this time, may advantage, may disadvantage din talaga. Alam nyo, ginawa nung ano, nasa abroad, umuwi, pinatay pareho yung kumpare niya at saka asawa niya. Because of that technology. Ingat-ingat tayo sa pagte-text sa mga kapatid. Kung minsan nakakapag-type ka ng maling words. Word lang. Kasi yan ang ginagamit ni Satan eh. Pwedeng gamitin niya ni Satan. Simpleng paraan. Simpleng kala mo, ganun lang. Pero pag si Satan pumasok, sabi niya, he can steal. He can kill and destroy talaga. Ano masisira? Yung samahan yung pamilya. Pag ang mag-asawa ay nagsimulang magkasiraan, ang kasunod na masisira, yung mga anak. Damay po ang mga anak. So, development and improvement of technology, ginagamit dapat yan sa tama. Ano pa? Pangatlo, regression of good moral. Ito ang isang bagay na hindi natin halos makita sa panahon ngayon. Kahapon, nag-reunion po kami sa mother side ko, ang dami. Tuwing reunion nilang parang may mga dahon na pipitas, may namamatay po eh. No? Ganun talaga pag nagre-reunion. At kapag nagre-reunion, eh, observahan niyo yung sarili niyo. Dati ikaw yung, mano po,
Mano po. Ang dami mo minamanuhan, di ba? Ngayon, sa'yo na nagmamano. So, ibig sabihin, tumatanda ka na, kapatid. Ang dami na kasi nagmamano sa'yo eh. Right? Dati ikaw yung mano na mano, pudpud na yung noo mo. Pero napakaganda ng good moral values. Anong point ni Pastor doon? Anong point ko ron? Ang dami mga magagandang kultura natin, kaugalian natin, parang unti-unti na siyang nawawala. Kaya tayo ngayon dito, bilang isang mananampalataya ni Kristo, panatiliin pa rin natin, sanayin natin yung mga anak natin, magmano ka sa tito mo, magmano ka sa lolo mo. Eh ngayon, di ba yung mga bata, aminin, naka-cellphone. Malo ko kay lolo, ah, hello, cellphone, sige, pindot. Mamamatay ako eh, ba't ako magmamano dyan? Naglalaro eh, yung technology. Nawala na yung mga good moral values because of the technology also. Kasama rin yun. Kaya kung tayo mga nandito, magulang tayo, see to it, na sa ating mga pagpapalaki sa mga anak natin ngayon, kahit sabihin natin, mga ninuno natin ganyan, alam nyo, ang ganda talaga ng kaugalian eh. Yung kaugalian ng matatanda nung araw, marunong magpo at opo, marunong gumalang. Eh kung minsan nga tayo nung araw, para lang wala masabihin nanay, lola natin, di ba? Kahit hindi ka mag-anak, pagka nandun sa handaan, maano ka na maano talaga, kasi para matapos na lahat to. Pagkatapos mo, ang itim na noo mo, kasi puro maano ka ng maano eh. Papasan na inoo mo eh. Ibig ko lang sabihin, yung good moral values na nawala sa mga pamilya generation to generation, pwede pa rin po nating ipamana yan. At kapag ka naipamana natin sa mga anak natin yan, pwede rin po nilang ipamana sa mga susunod na generation nila. At napakaganda talaga nito. Kuminsan, sa pamilya na lang, hindi mo matawag-tawag, kakain na lang, kasi may hawak na cellphone, may gadget sa kwarto. Alimbawa, may second floor kayo sa bahay, di ba? Kakain na lang, pahirapan pa sa pagtawag. Sabihin pa nung asawa, i-text mo na lang. Eh, nasa, nandun second floor lang, i-text mo. Eh, di ba nung araw tayo, pagka magulang natin, hindi ka dumating sa tamang oras, aba, may palo ka, may parusa ka, load ka sa munggo, hindi ka kakain. Strict to sila, yes. Pero may good moral. May values. Eh ngayon, baligtad yung anak. Ah, mami, papa, uuwi ako after 12 midnight na kasi meron kaming party. Nawawala yung mga good moral values. At napakahalaga niyan sa ating mga pamilya. Ano pa? Colossians 3:5. Sabi rito, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Yung mga bagay na ito sinabi ni Paul sa mga taga-Colossas. Sa ibang salin, ang sabi rito, patayin na ninyo eh. Patayin niyo, o alisan ninyo, talikuran ninyo ito, yung mga ganitong gawi, para naman makita ninyo yung sarili, that you are not belong on this earth. Because this earth belongs to devil, to Satan. Andito kasi ang laro niya eh. Kaya tingnan nyo natin itong playground ni Satan. Si Satan, ang laro niya, dito lang. Wala siyang aksyon, wala siyang ginagawa. Sabi ko, pag dinidescribe si Satan, parang ano, alam niyo po yung dart, nagda-dart, di ba? Kaya ka nagda-dart, kasi tinatarget mo, mabulsay. Pag nabulsay mo, uy, bullseye. Si Satan po, ganyan ang ginagawa sa atin, wala siyang patch, wala siyang hawak sa atin. Dinadart tayo ni Satan. Pag dinart ka sa dito, nabulsay ka sa sentido mo, boom! Kumbaga sa ano, nilalaro ka, if this is the playground of Satan, ano ba meron sa playground? May siso, may swing, right? Andyan yung mga lahat, padulasa, may slide. Si Satan maglalaro lang muna sa isip natin. He will make siso, he will make a slide. At kapag ka nakiayon ka, bingo ka kay Satan. Ang sabi ni Satan, bullseye kita. Kaya sinasabi ni Paul, tayo pag nakikipaglaban tayo, spiritually battle ito. Kung ang kaharap mo ay galit na galit sa iyo, 'di ba? At nagalit kang mas lalo, ang ganti mo sa kanya mas higit pa ron sa ibinabato sa iyo. So wala nang tayong pinag-iba. We are the same. And sabi ng Lord eh, I have come that you may have full abundant life. Tingnan natin yung mga practical ways naman para ma-address ng isang pamilya yung challenges. Kasi marami nagkakahiwalay kasi hindi nakayanan yung struggle, yung challenges sa buhay mag-asawa. And it comes from the couples talaga sa mag-asawa. Ang sabi rito, make sure that God is the master builder of our family. Siguro madalas niyo marinig sa pulpito yan. Yung verse na sinasabi sa Awit 127, verse 1, unless the Lord builds the house, the builder's labor in vain.
What is the point, mga kapatid? Alam niya sa mag-asawa talaga, kapag ka wala si Kristo Jesus, mahuna ang pundasyon. Yung sinasabi ng awit, Kristo wala sa kalagitnaan ng relasyon ng mag-asawa. Konting bagyo lang, konting uga lang, konting taas ng baha, no? Lakas ng hangin, lakas ng ulan, tataas ang tubig, baha, babagsak ang bahay, ang pundasyon. But if we have Christ, tingnan niyo sa mag-asawa, if we have Christ, pagka kayo may mga pagtatalo mag-asawa, ang gawin niyong batayan, salita ng Diyos. At di sabihin natin, sige, ikaw may katwiran, ako wala, aminin ko na. Di ba, ang sakit din nun. Sinasabi mo sa asawa mo, di ba? O sige na nga, ikaw na yung tama, kahit ako yung mali. Huwag ganun. Huwag ganun. Ang sarap aminin, ako yung mali. Sweetheart, ako yung mali. Darling, ako yung mali. Inaamin ko mali, patawarin mo na ako. At di ba, ikaw naman yung napagkamalian, ang sarap naman marinig. Right? Jesus is yun eh. Yung marunong kang tumanggap ng pagkakamali at aminin yung nagawa mong kasalanan over your spouse, it is a good sign. Magandang senyales yan. O mga bata naman, mga anak, kung nagkasala kayo sa mga magulang ninyo, matuto kayong magpakumbaba, matuto kayong umamin sa kasalanan ninyo. Para everybody's happy sa loob ng isang pamilya. O kaya mga magulang, hindi naman ng mga anak lang din nagkakasala, tayo naman mga magulang, kung nagkasala tayo sa mga anak natin, say sorry. Hindi, pastor, tatay ako eh, ba't ako magsusorry? Lumang tugtugin na yon. Sa panahon natin ngayon na we have Christ, we have a humble heart, meron tayong mapagpakumbaba na kasi hodang anak ka lang o tatay ka, kung sino ka man, basta member of the family ka, pag merong forgiveness, may acceptance, may forget, everything will be happy. Palakpakan nga natin si Jesus. Diba, ang sabi rito, kapag ka hindi si Kristo ang nagtayo ng pundasyon ng isang pamilya, mahuna, mahina, hindi matibay ang pundasyon. But if we have Christ, kung hindi kayo magkasundo talaga, let's say sabihin natin, walang umaamin, bahala ka. Look at the Word of God. Buksan ang Biblia. Ano ba sinasabi ng Bible? Tapos ang usapan, walang panalo sa inyo. Talo kayong pareho. Ang ipinanalo ninyo, sina? Si Christ. Every time, si Jesus Christ ang nananalo sa couples, mananagumpay po ang isang pamilya. Kasi pag nakikita ng mga anak natin, di ba? Ganda naman yun. Pag nakikita na ehemplo tayo ng mga anak natin, napakagandang ipamana po yan. Alam nyo, ang pamana, hindi lamang po yung mga material na bagay. Hindi yung mga ari-arian lang. Iiwan po natin lahat yan. Ang tanong, kapag tayo mga magulang na wala tayo dito sa piling ng ating mga anak, ano yung magandang treasure natin na pwede nating ihabilin sa kanila? Tama? Bagamat kung meron naman kakayanan sa kaari-arian, why not? Go ahead. Maganda rin yun. Pero ang point ko rito, other than that, merong mas importante na pwede tayong hubugin sa mga anak natin na kapag tayo lumisan na gumraduate na sa mundong ito, may ipapamana tayong magandang pamana sa mga anak natin at maging yung mga anak natin, pwede nilang ipamana pa sa mga susunod na generation na kung sila'y magkakapamilya, ganon din ang ipamamana nila. Praise God. Purihin ng Panginoon. Yan yung may mga Kristo. Kasi nanggaling na tayo dyan before eh. Ang buhay natin, o sabihin natin, yung mga ninuno natin, yung mga magulang natin, hindi sila na nagumpay sa mga challenges ng buhay nila. Nagkahiwalay sila. Ano nangyari sa mga bata? Nagrebelde, no? Di ba? Tama. Nagkakawindang-windang, lalo na pagkababae, buntis dito, buntis doon, buntisan lang, buntisan, right? Kasi, ang sabi nila, pastor, wala lang halaga yung buhay ko eh. Well, kung ikaw yun nandun sa kalagayan, bata, ikaw ha, minor de edad, nagkasira na ang magulang mo, ayusin mo naman yung sarili mong buhay. Yun yung maganda. Ang dami kasi mga makabataan, nagre-rebelde sila. No? Sira na nga, windang-windang yung buhay ng mga parents sila, sumasama pa sila at mas masahol pa sila roon sa kanilang magulang. Maling interpretasyon yan, mga anak. Kumbaga sa ano, di ba tayo? Doon na tayo nanggaling sa buhay natin. Nung nakilala natin si Kristo Jesus, di ba binago tayo? We are renewed by Christ. Right? Yung sumpa na meron tayo sa ating mga magulang, sa mga ninuno natin, pinutol ni Kristo Jesus yun. That's why meron tayong cross of Calvary. Pinutol ni Jesus Christ yun. Now, ikaw ngayon, generation mo, pag inayos mo yung buhay mo, makikita mo kapatid, mga anak ha, mga kabataan dito, makikita niyo yung susunod na generation sa inyo. Magiging maayos po. Pangalawa, ano yung challenges na pwedeng i-address natin sa pamilya? Ito, isa ito. Let us free from the love of money. Isabi ko kanina, materialism talaga. Papasok sa atin ni Satan yan. Babatuhin tayo ni Satan talaga.
pag hindi naman masama maging materialistic ka o maging ano ka sa pera eh. Ano sabi ng verse dito? 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Tingnan yung promise ng Lord. And it was a privilege for us naman pag pinanghawakan mo yung promise niyang ito. Sabi niya, kahit kailan, hindi kita pinagkulang, ha? At hindi kita pagkukulangin sa mga future na buhay mo. Ayun yung sinasabi ito. Ang problema kasi, yung love over money. Yung pagmamahal natin sa pera. Na kapag, ako, hindi ako mabubuhay pagka wala akong pera. Aray ko, may narinig ba kayong gano'n? Hindi ako mabubuhay, pastor, pag wala akong pera. Yes, totoo naman talaga eh. Pero ang masama doon yung love over the money. Nakita ninyo? Eh, sino ba nagbibigay ng money sa atin? Di ba si Christ? Unang mahalin natin si Christ so that money magiging palakad lang sa buhay natin yan, kapairahan na yan. And dami ngayong mga tao, ginagawang umaga yung gabi, overtime na overtime. Kita ninyo? Tapos pag napacheck up sa doktor, ayaw magpacheck up kasi ang daming sakit. Oh. Kasi love of money, yun ang masama, yun ang ayaw ng Bible. Pwede natin pangasiwaan. A good steward tayo sa mga financial natin, finances natin, and that is the good thing na pwede natin gawin. I-manage nyo ng tama yung inyong finances. At kapag binamanage nyo ng tama, everything else will be followed in order. Magiging maayos po lahat. Kahit yung mga ano, budgeting ninyo, sigurado yan, aayusin ng Panginoon. The next slide. Pangatlo, let us learn properly use of technology, cellphone, and computers. Ayun yung sinasabi ko kanina. Totoong-totoo ito ha. May katotohanan nito. Kapag hindi tama ang paggamit ng mga gadgets natin, hindi po nagiging kalugod-lugod una sa Panginoon, pangalawa sa mga parents natin, sa mga magulang. E paminsan may nakita ko, tatay na nga. E, tatay talaga, tatay yung naglalaro. No? Hindi ko alam kung ano yun. Isabong ba yung naglalaro? Isabong yung karera? O, oh, naglalaro? No? Yung anak, eh, may hinihinging baon? No? Huwag mo kong istorbuhin, baka matatalo ko rito. Bala naglalaro? Ito yun eh, cellphone. Yung anak kumihingi ng baon sa tatay niya, tapos ayaw magpa-istorbo kasi naglalaro online. Lahat yan. Let us learn properly use of technology. Kaya alam mo, lahat ng bagay ibinigay sa atin ng Panginoon, ang problema lang sa atin, paano tayo maging good steward sa lahat ng meron tayo? That's why ang tao walang kakontentuhan eh. Walang kakontentuhan. Pati ng asawa minsan, walang kakontentuhan ng lalaki o babae, di ba? Right? Hindi sila nakukontento sa isang partner. Kita ninyo, because ito nga yung sinasabi, let us learn properly sa mga bagay na pinahiram sa atin ng Diyos. Kahit yung mga spouse ninyo, asawa ninyo, pinahiram ng Lord yan. Yung inyong mga anak, pinahiram yan. Mahirap tanggapin talaga kapag ang pinahiram sa iyo, lalo't malapit sa iyo, binawi na ng Panginoon, ang hirap talaga. And that was my struggle. Struggle ko po talaga yan. May mga panahon talaga, hindi ko mapigilan kung saan nanggagaling yung habdi, yung kirot, no? Always questioning, bakit siya pa? Bakit mo kinuha? Ay, mga ganun tanong. Pero God is good. One thing I can be sure of, that God, Jesus, is very, very good. Wala po siyang ninais sa buhay natin na mapabuti tayong lahat. Yun nga lang, yayakapin natin talaga na mabuti ang Diyos ko. Mabuti yung sinasampalatayan ko, mabuti yung sinusundan ko, mabuti yung pundasyon ng aming pamilya. At kapag ka nandoon ka, nakayakap ka sa ganong pananaw mo, sa pananalig mo kay Kristo Jesus, there is no chance that devil, no, can enter into your house. Dito sa church na ito, walang puwang si devil dito. Pastor, yung mga member niya, ang mga devil, tingnan mo yung katabi mo, mukhang devil ba talaga? O mukhang maka-Jesus. Right? Wala nga sa labas, pero nasa loob na pala ng church yung devil. Nasabihan na pala. And sometimes, it is a joke, but sometimes it is true, nasa loob ng church, and even sa loob ng pamilya. Ang maayos na pamilya, walang ginagawa si Satan, kundi guluhin yan. Sirain yung magandang relasyon ng bawat isa. Even spouse, even the children, even bienan, even hipag, balae, bilas, lahat mo yan. Kasangkot lahat sa iisang pamilya yan. That is the practical, yung mga challenges na pwedeng ma-i-address natin. Why we are to share these things? Sa panahon po kasi natin ngayon, dapat maging aware tayo. Not just only for our own families, but for other families. Na kapag ang isang pamilya, nakikita, nasasalamin si Kristo Jesus. Di ba ang gandang encouragement?
to other family. Kasi pagka hindi maayos ang pamilya, mismong pamilya mo, mga anak mo, hindi maniniwala sa iyo. And how come to the other family, maka-encourage tayo? Kaya pala hindi ma-encourage yung mga anak sa church. Yung mga magulang po, magulang. Bible study ng Bible study, tapos pagka uuwi mga anak, galing eskwela, pagod na pagod, walang makain. Kasi may Bible study kami. No? Pwedeng i-manage lahat po. Nakita nyo? Ang mga anak, kapag nakita lang, maayos naman si mami, si daddy maayos, kahit may mga gawain sa church, no? Nagagampanan yung kanilang tungkulin para sa kanilang mga anak. Baligtad rin natin ngayon, mga anak. Nasa praise and worship ako, pastor, eh. Kailangan ako mag-practice, eh. Oh. Ang dami, ha? Pwedeng baligtad rin natin lahat. Yung situation, pwedeng mangyari sa bawat pamilya at yan ang katotohanan talaga. Nangyayari yan. I-balance natin. Pwede natin i-balance. Buti nga yun, dahil technology na ngayon. Pwede ka na mag-message dyan, susunod ako. Where na you? Hear me na. Mga ganun, ang dami, technology yan eh. Andyan lahat. Pwede magamit yan, technology. The next verse, yung pang-apat. Ano yung practical ways to address? Let us constantly and consistently submit ourselves una sa Diyos. Ang ganda na sinabi ni James dito. Ang sabi niya, constantly and consistently. Oras-oras, minuto-minuto, dapat nakasubmit tayo sa Diyos. Ang sumunod na sinabi niya, and resist the devil. Hindi pwedeng resist muna natin ang devil, no? Tapos saka tayo magsasubmit sa Lord. Hindi natin kakayanin yan. Hindi natin kaya si devil. Kaya sabi ko kanina, do not over or underestimate si Satan. Maparaan din po siya. At pwede kanya madaya. Kaya ang ganda na sinabi ni James, sabi niya, let us constantly and consistently submit tayo sa kapangyarihan ng Diyos. And then resist the devil. Kaya po natin i-resist ang devil. Sabi niya, submit yourselves, ito yung 4-7, submit yourselves then to God. Okay, ang ganda, no? Resist the devil and he will flee from you. Tingnan niya si Jesus Christ nung siya ay pagkatapos mabautismuhan sa Matthew, dinala siya sa ilang ng Espiritu Santo, right? Tama? Dinala siya ilang. Andun ang devil. Tinukso siya. Pero, apat na pagsubok ang binigay sa kanya ni Satan, hindi nanalo si Satan. Right? Napagtagumpay ni Jesus Christ o hindi? Napagtagumpay niya. Yung kahuli-huli, pag binasa ninyo, umalis si Satan, ang sabi ron, si Satan umalis. Parang, hindi ko kaya to. Alis si Satan, layas. Okay? Humanap uli siya ng ibang pagkakataon para balikan si Jesus Christ. Kung ginawa kay Jesus Christ, pwede pong gawin sa ating yan. Kaya sabi, submit yourselves constantly, consistently to God. Lagi ka nakasubmit sa kapangyarihan ni Kristo Jesus. Anywhere, anytime of the day, nakasubmit ka sa kapangyarihan ni Kristo Jesus, you can resist the devil. Huwag nating kalilimutan na tayo magpapasubmit muna sa kapangyarihan ni Kristo Jesus and then we can resist the devil and he will flee from you. But remember, babalikan ka niya. Kaya maraming mananampalataya na ang ganda na ng kanyang aura, ang ganda ng kanyang buhay, pero no minsan nadapa, no? Nadapa, nagkaroon ng pagsubok. Hindi kasi nagpasubmit sa Diyos eh. Hindi niya kayo ma-resist si devil. Anong nangyari? Barkada niya na ngayon si devil. Bumalik sa dati. Right? Nakitotoo yun ha? Maraming ganyan. Kaya magtataka ka, dati ito active sa church talaga, sa gawain, sa ministry, leader pa nga, pero dumating yung panahon na nawala. At makikita mo pa, eto na siya ngayon, nangihikayat pa. Huwag na kayong matin dyan. No? Wala na mahihita dyan. Ayan na. At si devil, tuwang-tuwa siya kapag meron siya nakakasama at marami ang nakakasama niya sa kanya. Pastor, ang hirap naman talaga. O sige, ang challenge ko sa inyo, huwag naman tayo magpabilang sa mga biktima uli ni Satan. At least, isa sa atin, maging kabawasan. Kung hindi man tayo makatulong, maging kabawasan ka, kapatid, sa paggawa ng evildoers. The next one. Siyempre, kapag nare-resist natin that we are submitted to God, ang sabi ni Paul sa Romans 8:31, pakibasa nga natin. Tama. Si Satan, ang kapangyarihan ni Satan, tinatapakan lang natin, dinudurog natin gano'n. We can trample
the power of evil, because the power that is in you is greater than this world, which is in Christ Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Tama po, nakita niyo, a family that prays together, stay together. Na kapag marunong manalangin isang pamilya, hindi po makapenetrate si Satan. Yan yung maganda sa mananampalataya. Well, hindi naman corny-corny, di ba? Tayo mananampalataya, alam natin kung saan tayo nakatayo at alam natin kung paano natin gamitin yung power na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus. That was power coming from Christ na ibinigay na sa atin. Na sa atin ngayon, kung paano natin siya gagamitin, ipapractice sa buhay natin. Parang binigyan ka ng isang regalo. Pag binigyan ka ng isang regalo, anong gagawin mo? Di ba pag gusto mo, iingatan mo, mamahalin mo, at talaga namang ano? The power of Jesus Christ belongs to each and everyone. Ipinagkaloob na po sa atin yan. Nasa atin ngayon, how to use that power over ourselves. Una sa ating sarili. Sabi ni Peter kanina, be alert. Maging alerto kayo. Huwag kayong bantay ng bantay sa kapwa nyo. Ang unang bantay nyo yung sarili ninyo. And then you can watch over your family. At kapag ganun tayo, mga parientes, even our children, nako, napakagandang pamana po natin sa kanila. That's why any families, may mga challenges, may mga pagsubok talaga na hindi maiiwasan. We have to face. Harapin natin. At habang hinaharap natin, sabihin natin, oo nga, no, kakampi ko naman si Jesus eh. And God is not against us. God is against Satan. Doon siya. Kalaban yun eh. Yun ang kalaban natin eh. At ang unang-unang isipin mo lang, kakampi ko si Panginoong Jesucristo. At sa bawat laban ng buhay ko, nadadapa, pero hindi susuko. At ang pag-ibig ni Kristo Jesus, dapat hindi sinusukoan. Siya nga kasi hindi sumuko sa atin. Sabi niya, di ba? Ba't ka sumusuko, anak? Ako hindi sinusukoan. Ang gandang laban na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At yung laban na yon, nasa ating mga kamay pa rin. Tayo po lahat, tayo muko sa presensya ng Panginoon. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat sa mensahe na pwede po namin kapulutan ng napakalaking aral, lalo sa pamilya ng bawat isa. Paalalahanan nyo nga po ang bawat parents, bawat anak, kung ano meron kami, Panginoon, when it comes to our faith in you, Christ Jesus. At sa bawat hamon ng buhay, Lord, totoo, hindi namin makakayanang mag-isa. Pero kapag ka, kayo po yung sentro, kayo yung nagmamaniobra ng buhay ng pamilya namin. Lord, turuan mo lang kami mag-asawa na sumunod sa kalooban ninyo. And sometimes we are doing our own self. Kaya nagkukontra kami, Lord, dahil meron siyang gusto, meron akong gusto. And even our children. Lord, kung isosurrender namin lahat sa inyo, naniniwala kami that there is always changes in our life, in our family, in our children, and even ourselves, O God. Bilang tatay, bilang nanay, Lord, napakasarap na kayo, O Diyos, ang siyang mangunguna sa aming pamilya. At sa bawat pangunguna ninyo, Lord, nakakatiyak kami. We have the assurance na hindi mo kami ipapahamak, Lord, kundi ililigtas mo kami. Sa anumang tangka ni Satan, Lord, sa buhay ng aming pamilya, nandoon ka lagi para protektahan ang bawat isa. At salamat dahil kayo ang gumawa nun sa krus ng Kalbaryo. And thank you for the cross, because without the remission and forgiveness of sins ng mga kasanlibutan ng tao, Lord, yun ang ginawa mong batayan para kaming lahat ay manalig, magkaroon ng katiyakan na merong good shepherd kami sa pamilya namin. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus. Amen, amen, amen.